Marami kayong matutunan po sa video na to. Alam niyo ba, kahit ako natututo. Yung maling underwear, meron pala masamang epekto sa kalusugan natin. Papakita ko sa inyo yung mga medical studies. Ha? Especially yung masisikip, o yung sobrang tight, o yung mga nylon na masyado maiinit. Iba epekto sa lalaki, iba epekto sa babae. Depende. O, tingnan natin kung tama yung underwear natin. So, depende yan. Pag tight underwear, hindi daw maganda sa kalusugan. Mas maganda maluwag-luwag. Okay? Dapat ang underwear hindi nakakabakat sa balat. Pag bumabakat na sa balat mo, ibig sabihin, sobra na siyang tight. Payo nga ni Dr. Cathy Go, isang dermatologist, sabi nga niya sa babae, mas gusto niya one size bigger. Lalo na yung madalas ma-UTI, ma-yeast infection, vaginal discharge. O, tingnan natin muna po ah. Male underwear. Ano ba yung underwear nyo? Masikip, maluwag, boxers ba, maluwag, o yung briefs na masikip na masikip. May pag-aaral po. 2018 study mismo. Papakita ko sa inyo ah. Mas mababa ang sperm count pag masikip ang underwear. Tunay po. Bakit mababa ang sperm count? Base dito sa pag-aaral. 656 ang inaral nila. Pag masyado kasi masikip yung briefs ng lalaki, yung scrotum, yung balls ng lalaki, na ididikit sa katawan. Eh. Yung katawan natin mainit, di ba? 37 degrees tayo. Eh. Kaya nga ginawa ng Diyos na yung testis ng lalaki, yung balls, nakababa para malamig. Kasi ang semilya nabubuhay sa mas malamig na lugar. Pag ininit ang semilya, namamatay. Mababawasan yung semilya, hindi makakabuntis. So pag masikip ang underwear, naaakyat siya, umiinit ang scrotum, nababawasan ang semilya. Para ka nang nag-sauna, para kang naglagay ng laptop na mainit, kaya mga lalaki, bawal laptop na mainit. At sa mga lalaki din, yung mga jeepney driver na sweet lover, di ba? So, pwede mabaog pag yung init ng makina. Di ba yung makina ng mga jeepney? Nandun eh. Kaya dapat makapal yung kutsyon mo, hindi ka maiinitan. Yan, oh. Dito sa pag-aaral, oh, 25% higher sperm count yung maluwag at naka-boxers. Ito mismo yung pag-aaral. Yan, oh. Maganda yung pag-aaral nila. Eh. Human Reproduction Journal, 2018, mas maluwag. Pag maluwag ang sinusuot nila, higher sperm count at lower FSH level. Maganda tong FSH level na lower. Ibig sabihin, ang trabaho ng FSH sa mga lalaki ay siya nag-uutos sa testis na gumawa ng sperm. So pag mababa to, hindi na niya kailangang utusan yung testis ng lalaki. Eh marami ng sperm eh. Okay? Ano naman mangyayari sa masikip ang sinusuot? Okay? Pag masikip, baliktad ang nangyayari. Ano, pag very tight. Eh. Pag very tight ang briefs ng lalaki, bumabagsak yung sperm count. Tapos yung FSH, tumataas. Ibig sabihin, utos siya ng utos dun sa testis, gumawa ka ng sperm, eh ayaw na nga gumawa. Eh, kasi nga nainitan, nasikipan. Ito mismo yung pag-aaral. Maliit ito, pero ito yung pinaka-data ng trial. Ayan, oh. 350 ang nakamaluwag, 300 plus ang masikip. Nakita nila to. Yung mga masisikip, dito tayo sa masisikip. Masisikip, ang sperm count niya, oh, 51 million per ml lang. Mas konti. Yung maluluwag, 64 million, 13 million more. Ang sperm concentration niya. P-value significant 0.004, alam to ng doktor. Total sperm count din, no? Mas konti pag masikip, 0.002 ang p-value. Pati nga yung galaw eh. Pati yung galaw ng similya para may epekto din eh. Ayan, no? Tapos yung sinasabi kong FSH, pag masikip, tumataas. So, 8. Hindi rin maganda. Significant ang p-value. So, hindi pa naman definite itong pag-aaral, pero may common sense na pag masikip nga, eh, sa mga lalaki pwede tayo mas maluwag. Diba? Sa female naman, may isang pag-aaral din, 2014 study. Sa female underwear naman, pag masikip ang underwear,
prone naman sila sa yeast infection. Yung may vaginal discharge, maputi-puti. Tapos, syempre, yung singit, laging pawis, laging mainit. Prone din magka-UTI ang babae kung masikip yung underwear. Diba? Laging kulob. Ano? So, yan. Kasi nga, pag kulob, mas maraming bakterya, mas basa, mas moist. Yan, yan ang gusto ng mga bakterya dito. Isa ring problema rin sa mga babae, bukod sa underwear na tight, yung mga gumagamit ng shapewear or girdle. Lalaki o babae ito, ah. Hindi lang sa babae. Nakikita niya yan. So, pag nagsusuot kayo, I think binibenta to sa mga online shops. Pag sobrang sikip lagi, pwede ma-affect ang blood circulation. Pwede mamanhid ang paa at kamay. May ipit yung blood flow. Delikado. Pwede ka magka-UTI kasi mahirap umihi eh. Di ba? Mahirap tanggalin yan eh. Pwede ka mag-acid reflux. Inipit mo yung tiyan mo eh. Tumaas ang pressure. So, ingat din sa mga girdle. Di ba? Tapos, mas maganda ang cotton underwear kaysa sa nylon. Ano? Cotton na lang bilhin natin na maluwag-luwag. So, yung mga maluluwag natin, wag mo na itapon. Okay lang yung lawlaw. Pangit nga tingnan. Kaya lang eh. One size bigger. Cotton underwear, mas maganda, mas mahangin, less infection. Kahit sa lalaki din eh, mas hindi magpapawis ang singit. Ayaw natin yung mga scented, mababango. At sa mga babae, ang female hygiene, at pati rin naman sa male hygiene, pwedeng warm water ang paghugas, tsaka mild soap ang paghugas. Sa babae, mayroong mga feminine wash, pwede rin naman. Hindi lang maganda yung nagdudush. Yung pati yung sa loob nililinis, hindi po maganda. Mas prone to infection. So, sino nang kaka-yeast infection sa babae? Older age, masisikip yung underwear, more nylon. Ito, bagong panganak, mga diabetic. Pag diabetic, mahina immune system, nagkaka-yeast infection din. Other causes of yeast infection sa babae, pregnancy, antibiotic use, contraceptives, steroids, at kumahina ang katawan. Okay? So, yan po. Tingnan natin. Meron ding underwear na ano, parang moisture wicking na parang mas presko. Diba? Hindi lang naman underwear mas presko ngayon. May mga t-shirt ngayon na pang jogging. Diba? Kasi, kung mas mainit din yung baro nyo lagi, pawis tayo, magbubunga ang araw din tayo. Eh. Kung sa likod, magbubunga ang araw din. Okay? Tapos, pag masikip ang underwear, pwede ka rin magsugat-sugat sa singit. Magsusugat yun. Okay? Paano naman yung gumagamit ng tong sa mga babae? Delikado ba to? Nagko-cause ba ng vaginal infection, UTI? Ayon sa mga pag-aaral, ay okay lang daw. Hindi naman daw nakakasama. Kasi wala naman siya gano'ng naiipit dyan. Eh. Basta cotton din. Okay. Underwear and hygiene tips. Mas maganda ang cotton fabric. Lagi tayo dun sa cotton. Mas mahangin. Pwede kang one size bigger. Kung alanganin yung size, dun na tayo sa mas maluwag. So, yung mga luma natin, huwag natin tatapon. Kailangan magpalit ng underwear everyday. Walang recycle. Diba? Pwede naman hugasan sa gabi. Pag natuyo, di sa umaga, gamitin mo ulit kung nagtitipid. Pag nag-workout, mas maganda yung mas maluwag. Sa gabi, pwede matulog. Ito, advisable, sa gabi matulog ng walang underwear. Lalo na kung meron na kayong UTI, may yeast infection na. Ano. Pwede walang underwear sa gabi, lalaki at babae. Or, pwedeng yung maluwag na maluwag. Pwede rin yun. Basta yung mahangin na. Sa lalaki, mas maganda maluwag or boxers para mahangin doon sa balls, hindi naiinitan. Sa mga babae, iwas sa mga may lace, polyester, super tight shapewear, mas nakaka-cause ng infection. Kailan tayo pupunta sa doktor? Siyempre, pag may UTI na, may yeast infection na, may STD, o may sintomas na, may problema na. At sa mga lalaki, kung mababa sperm count, hindi makabuntis, pwede rin tayo magpakasunita. Sana po nakatulong ang video natin. I think baka mabago yung habits natin sa pagbili at paggamit ng underwear. Salamat po.